Good morning po sa ating lahat. Our speaker this morning is a graduate of the University of the Philippines, Dos Baños, with degrees in Bachelor of Science and Master of Science in Agriculture major in Genetics and currently taking plant breeding for his PhD degree. He is an expert in protein and DNA analysis, in rice variety trials, its development and selection, and inbred and F1 seed production. In fact, he has released two varieties of rice, the Mestizo 99 and Mestizo 103. He is also an expert in soil nutrient and water management and production of staple crops like corn, cassava, and others. He is also an expert in alternative production system like the hydroponics and aeroponics. He has attended trainings, workshops, and scientific conferences on genetics, rice breeding course, SNAP hydroponics, commercial aeroponics, among others. He served as resource speaker on Simple Nutrient Addition Program, or the SNAP hydroponics, Gulayan sa Paaralan Project, hydroponics gardening, hydroponics vegetable production with emphasis on SNAP hydroponics. And this morning, he will be sharing with us Soilless Herb Garden for Your Kitchen. Let us all welcome Sir Jesse Descalzota, a university researcher from the Institute of Plant Breeding, University of the Philippines, Dos Baños. Sir, good morning po. So good morning po sa ating lahat. Good morning po, Ma'am Garcet. Good morning, Sir Ryan. So today, we will be presenting a simple topic lang naman po tungkol sa paggamit natin ng hydroponics technology sa pag-grow natin ng ating mga herbs. Let's begin. So the topic for today, ang pag-uusapan po natin is a soilless herb garden for your kitchen. So since soilless po to, so nag-expect tayo na hindi po tayo gagamit ng soil. And we will be focusing mainly sa paggamit po natin ng mga herbs natin. So ano nga ba ang mga herbs natin? So ito yung mga definition na nakuha ko sa internet. So madaming definition to. So agriculturally, ang herbs kasi is anything, any crops, yung mga crops na hindi nag-grow ng bark. So agronomically na definition yun. But then, when we talk about dun sa mga foods natin, iba yung term herbs. So dito nga, mention ito, dito ay herbs are widespread groups of plants, excluding vegetable and other plants consumed for macronutrients. So when we say other, excluding vegetable and other plants, kasama na dito yung iba natin food crops na ginagawa natin pagkain din. So pwede kasing gamitin ang herbs natin sa iba-iba pa natin yung pagkain. So the word herb refer to any green or leafy part of a plant used for seasoning, flavoring, a recipe, but not used as a main ingredient. So ibig sabihin po nitong sinasabi nila dito na pang additives po itong ginagamit natin yung herbs. So para maging term ba natin, mas maging kaaya-aya yung ating kakainin. So pagka sinabi natin main ingredients, ang mga example nito yung mga manok, mga baboy, mga patata. So yung mga large scale na inilalagay natin sa ating mga pagkain. So yung term din natin ng mga main courses natin. So other than that, ang other definition pa na binibigay nila about sa herbs ay ito ay mga plants with fragrant and aromatic properties. So isa itong magandang characteristic ng herbs kasi parang ma-enhance yung pag-ano natin ng ating pagkain ay yung additional fragrant at aroma na ipinuproduce ng herbs would entice us na kumain tayo ng mas marami at saka kumain tayo ng mas healthy. So, pang-ibahin natin kasi normally pagka sinasabi nating herbs, may kadugsong lagi yung spices. So, herbs and spices lagi yan. So, pag herbs kasi, ang part, ito ang tinatakil nila sa herbs, ito yung dahon saka yung flower parts. So, generally speaking, tuyo at saka fresh saka dried ay basta flower parts ang term natin din herbs. Now, kung hindi na siya leaf at saka flowers, so ang term na natin sa kanya ay spices. So example nga nito yung mga seeds, barks, roots, saka fruit. So ito yung mga nagiging spices na. So ito yung mga example ng commonly na nag-grow na
Actually, ito yung top 7 na ginugrow na herbs sa buong mundo. So, isa na nga dito yung tinatawag nating rosemary. Excuse me. So, yung mint, commonly ito kasi malimit itong ilagay sa mga spaghetti natin. So, yung meron tayong tinatawag na spearmint, saka meron tayong peppermint. Yung thymes, parsley, ginagamit din natin sa spaghetti at other ano natin, mga lutuin. So, yung cilantro, pwede kainin to ng hilaw. So, pwede to i-garnish ng mga salads natin. So, yung ating pinakasikat na sikat na, na oregano. So, ito makikita lang natin sa tabi-tabi natin. Madali itong alagaan. Saka ito, marami itong ano, magiging gamot ito sa mga ubo, sa mga sakit ng tiyan. So, pwedeng gamitin ito. Nilalaga-laga lang natin ito. Then also yung basil. So, yung basil pwede rin natin gamitin sa mga salad para dito. So, na-mention ko na iba dito. So, ano nga ba yung mga gamit ng herbs? So, so para magdagdag ng flavor dun sa ating mga kakainin. So, other than that, nagsiserve din sila ng mga medicine. So, may mga tinatawag tayong mga herbal medicine. So, may mga medicinal crop tayo na wherein yung leaves nila yung ating ginagamit. Then, yung preservatives na sinasabi natin. O yung sinasabi na dito sa preservative na to, hindi ito food preservative. But then, yung preservative na binabanggit dito is yung mga cosmetic products natin where each meron tayong mga natural products na natural cosmetic na mula siya sa mga herbs natin. So, para gutumin kayo ngayong tanghali, para mamaya magluluto kayo nito, so ito yung mga ilang products natin ng ano, na ginagamitan natin ng herbs. So normal dito, ang pinaka-common dito yung ating rosemary chicken. So nabibili ito sa mga ano natin sa mga fast food outlet. So meron din tayong mga pasta na may garnish, so mga herbal soups. So yung mga gamot din, may mga gamot tayo ng mula sa herb products natin. And yun nga, yung mention kayo mga preservatives natin. So ang ano naman natin ngayon, since mag-focus tayo sa soilless condition, so bigyan naman natin atensyon kung ano ba yung hydroponics technology. So ang hydroponics technology ay mula sa Latin word na ang ibig nga sabihin is water works. So parang binabanggit dito na yung hydroponics ay ang tubig ang na nagtatrabaho. So medyo, di ba, medyo parang confusing. But then with the aid ng mga nutrient solution, yung water natin ay nagiging nagkakameron ng capability na mag-produce tayo ngayon ng crops na ito. So as mentioned, it's a growing of plants without the soil. So it's soilless production. So pagka gumagamit tayo ng soil, dalawa yung term natin doon. So either yung sa normal cultivation natin or yung ating organic farming. But then, pag hindi na tayo gumagamit ng soil, ang term na, ang ano na natin doon, more on nagamit tayo ng mga phonics technology. So meron tayong, para maging successful yung ating o kaya maging operative, nag-ooperate yung ating hydroponics technology, so kailangan natin dito ng nutrient solution. Ang example nga dito na I think na familiar na yung marami is yung SNAP solution. So marami pa tayo ngayong solution in market ngayon ng para sa hydroponics. So paki-anin nyo na lang bago nyo siya gamitin, lagi yung nutrient solution natin, eh itetest nyo muna. Huwag muna kayo bibili ng maramihan, but itetest nyo muna siya. So, ang hydroponics technology would promote rapid growth of the plant, higher yields and superior quality. So, pag rapid growth, ibig sabihin mas mabilis yung cycle natin. So, kumari, 1 month yung normal na cycle natin, pangwababa natin ito ng 25, minsan 20 days. Pagka commonly, yung mga ating mga fruit-bearing vegetable, kagaya ng tomato, mga mas matataas ang yield nila with hydroponics technology. And kaya natin nabanggit yung superior quality is dahil tayo yung magdidikta kung anong gusto natin ma-develop doon sa ating hydroponics technology. So maraming technology, maraming pamamaraan sa hydroponics technology wherein pwede natin baguhin yung texture ng ating product or pwede rin natin baguhin yung mismong lasa ng ating product. So kung sasabihin ko lahat dito yung mga pamamaraan yun ay baka mga hanggang bukas, hindi pa po tayo tapos. So, I think yung iba ay ma-mention na lang. Kung may mga tanong kayo, ay i-direction nyo na sa akin. I think, i-forward naman nila yung aking contacts later. So, yung ating nutrient solution, nagko-contain ito ng macro and micronutrients. So, pag sinabi natin macro,
ito yung nutrients na kailangan ng halaman natin ng mas malalaking amount. Pag sinabi naman natin micro, ay ito yung mga kailangan lang ng halaman natin sa konting amounts lang. So example nga ng mga micronutrients natin yung nitrogen, phosphorus, and potassium. So kung familiar kayo dun sa tinatawag natin complete fertilizer, ang component nun is yung ating nitrogen, phosphorus, at potassium. So yung ginagamit natin sa team natin. So other than that, yung mga macronutrients na kailangan pa rin is yung calcium saka yung magnesium. Yung calcium at magnesium kasi is important cofactor saka yung pagano ng mga pressure doon sa ating mga halaman. So kaya malalaki amount yung kailangan nila. So yung micronutrients naman natin, ito yung mga iron, boron, manganese, zinc, copper, molybdenum, sulfur, and chlorine. So aside from this, meron tayo rin tinatawag na essential na, meron tayo tinatawag na mga nutrients na not essential but would be useful sa ating mga halaman, kagaya ng silicon. So itong mga micronutrients na to ay commonly ito yung mga building blocks ng mga proteins natin. Halimbawa, kagaya ng iron, important siya doon sa heme development natin. So yung manganese, important na cofactor to. So yung zinc naman, familiar kayo para mag-boost yung ating resistance. So yung copper, pag-develop yun ng mga resistance. And ang chlorine, medyo under hydroponics technology is not, hindi na siya ginagamit. Kasi ang problema ng chlorine, pag mataas ang chlorine natin, ay may tendency itong mag-cause ng root retardation. So yun yung ano natin. Kaya nga, pagka nag-aano tayo ng technology ng hydroponics, commonly sinasabi natin na hanggat maaari, huwag chlorinated yung tubig natin. Kung no choice naman tayo, but i-dechlorine muna natin yung tubig natin. So, ito yung mga bansa na sikat sa paggamit ng hydroponics. So, familiar naman tayo sa mga bansa ito, kagaya ng USA, so nandiyan ang Japan, so India, South Africa, Australia, United States, Spain, Canada, Netherlands, Israel, saka New Zealand. So, kung titingnan natin, ay napaka-advanced na mga countries na to in terms of hydroponics technology. So, nagpa-practice na sila ng mass production gamit yung hydroponic technology. Ngayon nga, may tinatawag na tayong mga food factory. So, yung mga food factory ito, sila na yung nagpuproduce ng mga different crops para dun sa isusupply dun sa market ng ino. So, high din yung demand ng market ng mga production, ng mga produce galing sa hydroponics, particularly sa mga bansa ito. So, may mga modification sila na nagawa na para include yung mga backyard production. Ngayon, may advancement na sila sa, commonly kasing nakikita pa lang natin sa hydroponics is the vertical system, horizontal system. As of now, meron na mga technology going to the vertical system pa. So, ito yung anim na pinakasikat na types ng hydroponics, which is the wick system, water culture, EBB flow, drip, NFT, saka yung pinaka-recent modification, yung tinatawag nating aeroponic system. Though ang aeroponic system parang tanong tayo kasi aero na to, yung isa ay hydro. But then, ang ibig lang sabihin ng aero is moist kasi yung hangin na ipinabomba natin sa halaman natin. So ang mangyayari ngayon ay may water particle siya. So in the sense, hydroponics technology. So ito yung wick system. So kung dinownload ko lang yung mga diagram, then ito yung mga setup. So sa wick system, hindi siya nakababad yung ating mismong halaman doon sa solution. But then, meron tayong tinatawag na wick na ito yung mag-absorb ng water at nutrient mula sa ating nutrient stack na hihigupin nila papunta doon sa ating mga halaman. So this is yung commonly na ginagamit natin sa mga gardens natin para may ano tayo. Ibig sabihin ay may control tayo sa pagmamanage natin ng mga solution natin. So another is yung common na nga, ito yung recently yung nag-develop na SNAP hydroponics technology, which is also a water culture technology. Sa water culture kasi, nakababad na yung ating halaman doon sa ating nutrient solution or doon sa ating water plus diluted solution. In the sense, pero may mga modification tayong ginagawa dito kasi kung titignan natin, paano ngayon mabubuhay yung halaman natin kung nakababa dito sa tubig? So, di ba?
kapag binabaha ang isang lugar natin, paano ngayon yung halaman natin? Di ba namamatay silang lahat? So ang modification ginagawa dito is either ini-aerate natin yung ating solution para magkameron ng source ng respiration yung ugat ng halaman natin, or nagbibigay tayo ng space mula dun sa ating taps papunta dun sa solution na magsiserve na area for air circulation. So yun yung mga modification na ginagawa nito. So ang EBBM flow is a different method. Ang ginagawa dito ay siyempre may timer ito. So ipupuli-plug nito yung ating solution, yung ating halaman for time being. So sabihin natin for 30 minutes puli-plugged yung ating ano, yung ating mga halaman. Then after 30 minutes ay total drain yung ating mga halaman. So commonly ito ginagawa to mga 3 to 4 times a day, sa 4 times a day yung ano, yung pag-plug natin ng ating mga halaman. So ito yung common na methodology na ginagamit pagka yung sa ating ano, sa kamatis. Kware gusto niyo ang kamatis niyo ay iba yung texture, so mag-iiba-iba kayo ng flow sa pH ng inyong solution. So another one is the drip irrigation setup. Ito yung pinakaunang hydroponic setups na naano sa Pilipinas. So kasi madali nga yung setup, but then napakamahal at napaka high maintenance yung setup ng drip irrigation. Kasi meron ka talaga malaking pumping system nito, then commonly wala itong backflow. So napakadalang nung may backflow nito, lalo pa pag large scale production. So yung ipinapump natin na nutrient solution ay parang tiniligan natin yung halaman. So ito ay minsan naka-connect na sa timer para dire-diretso na yung pag-ano kung kailan niya didiligan yung halaman natin. Afterwards, magtitimpla na naman sila ng panibagong set ng solution para yun na yung gamitin for the next irrigation setups. So yung next one is the nutrient film technique. So ito yung pinaka one of the new technologies sa NFT. So basically, ang ginagamit natin dito sa NFT is the familiar naman po tayo sa PVC. Pero ito po kasi yung modified PVC na may tendency siya na hindi mag-conduct ng too much heat. So, ang setup na ito ay, ang maganda lang sa setup ng NFT, mas marami tayong magagawa. Kasi pwede na ito sa partly vertical farming. Ang isa pang advantage ng NFT system ay kasi minamaximize natin yung time ng ano. Kasi may turing nga na pagka ang halaman natin is sa mataas ang root aeration, mas mataas yung kanyang production. So since this is a purely circulating system na halos pareho sa ABB pero tuloy-tuloy yung flow, ay namamaximize natin dito yung root aeration. Therefore, sabi nga nila ay mas mataas yung production. But then be careful dun sa inaano natin. But kasi ang pinakaiba nito dun sa ibang setup ay sinasabi ko kanina, hindi siya kasi nung nagko-conduct, but then it conduct heat pare. Nagko-conduct pa rin siya ng heat. So may mga modification na ginawa dito na ikinoconnect yung mismong tank ng ating solution dun sa chiller para palamigin yung solution na magpo-flow dun sa mga halaman natin. So, ang pinaka bago modification sa aeroponic setup, basically ito ay ginagawa ng para sa root crops development, sa root crops. But then, ang ano nito, ito yung pinaka-maximum potential na magagamit mo yung root aeration. Kasi hindi dito nakababad ang halaman, but then binubombard natin yung root zone nung nutrient solution na naka-pure na pure yung solution natin at nakaka-absorb sila na mas maganda absorption rate nila since hindi nga sila purely na nakababad sa solution. But ang isa pa rin maganda dito ay baka sabihin naman nila din natutuyo yung halaman natin. So pagka-continuous bombardment yung ating ginagawa ng nutrient solution or constant misting, ang nangyayari ngayon ay permanent namang basa yung root zone natin. Kasi nga, moist yung ating ibinobombard yung sa ating halaman. So, paano ba nag-work ang hydroponics? So, basically, kung ano yung kailangan mo sa soil condition, ganun din yung kailangan mo sa hydroponic setup. So, meron tayong tinatawag na process ng photosynthesis. So, ito yung wherein mag-gather ang halaman natin ng sunlight, yung energy mula sa sunlight and convert it to food. Then yung transpiration or yung cooling effect ng halaman, pag sobrang init, kailangan na siyempre mag-transpire.
So sa tao, ang tawag natin dito ay para tayo nagpapawis. So syempre, kailangan ng water and nutrient uptake. So ang tendency ng halaman ay syempre absorb yung water pagka mataas ang transpiration. And yung nutrient uptake naman, kailangan niya yan sa mga processes niya, mga biological processes niya. Example na rin dito yung photosynthesis, saka yung metabolic, kahit pa paano may mga metabolic processes na iba yan, at saka yung mga building blocks sa mga proteins niya. Then yun nga, yung last, respiration. So what I mentioned dito sa respiration dito is not yung respiration ng paghinga kagaya ng sa tao, pati ang tinatawag nating respiration dito ay yung root respiration. Do ang halaman talaga, literally, at night time ay magre-respire yan. So, sa gabi, kagaw natin ang halaman sa oxygen. But then, in the morning, ang root respiration na nangyayari dito is para magkameron ng driving force para mag-absorb ng water at nutrient yung ating halaman. So, para magbibuild ito ng pressure para tumaas yung ating mga nutrients at water na inabsorb natin mula sa ating nutrients. In terms of temperature, ito nga yung rule of thumb sa so, no, growing temperature. So, ang ano natin dyan ay kung saan masarap ang inyong pakiramdam, malamang doon din ang halaman. So, basically, parang ganun din ang halaman. Wari, masarap sa aircon, masarap talaga. So, pati ang halaman, pag nilagay natin sa aircon, may tendency, siyempre, mas maganda yung progress niyan. Ngayon, huwag natin kakalimutan na ang nabanggit ko kanina yung ibang processes. So, kailangan ng photosynthesis. Baka naman inilagay nga natin siya sa kwartong malamig, wala namang araw, so hindi pa rin kumpleto yung mga biological processes ng ating mga halaman. So, para maging okay siya, kailangan ng balanse yung ating mga processes na nabanggit ko kanina, plus magandang temperature. So, ano ba mga halaman ng pwedeng mag-grow sa hydroponics? So, sabi nga dito sa amin ay lahat ng crop. So, yung mga kung may magtatanong kung pwede sa ang puno, pwede po ang puno. Depende lang po sa box na gagawin niyo kung gaano kalaki po yung box. So, may mga technologies na rin po tayo na pati yung mga staple crops natin pwede na produce. So, pero ang pinaka-common na crops na kinogrow sa hydroponics ay yung mga vegetable crops natin. So, isa na nga dito yung pinaka-sikat na sikat na lettuce kasi wala tayong napakadalang ng salad na makikita natin na walang lettuce. So, meron tayong tomatoes. So, by tomatoes na pagka-controlled environment yung ating gagawin, kaya natin gumawa dito ng tomatoes na yung ginagamit natin sa hamburger. So, meron tayong pepper. So, meron tayong sa pepper natin, meron tayong may hot pepper tayo, meron tayong yung pepper na panlaga. So, meron din tayong mga pepper na yung bell pepper. So, ito yung pinakamahal na yellow pepper. So, pwede sila lang with hydroponic technology. So, yung cucumbers, so, nakala natin, hindi pwede sa hydroponics, but then, marami pong ano na talagang ang cucumbers maganda sa hydroponics. So, strawberries, so, ito na yung bagong trending ngayon, pati strawberries, itatalim na natin sa hydroponics. Watercress, so, ito yung parang herbs na rin to. Herbs pala talaga to. Celeries and other herbs pa. So, marami tayong pwedeng itanim with the hydroponics technology. So, ito pa yung ibang preview ng mga pwede nating itanim. So, pwede nga nating itanim pati dito yung cauliflower natin saka broccoli. So, may mga lowland cultivars na pwede nating may heat tolerance sila. So, pwede silang itanim with the hydroponics technology. But then, don't expect too much na yung ang pinakamahalaga kasing part ng broccoli saka ng cauliflower is yung flower part. Under high temperature, hindi talaga magdadadami yung ating mga flower part ng broccoli sa kanang cauliflower. So, pwede rin tayong magtanim dito ng mga leeks. So, pwede rin actually tayong magtanim dito ng yung pinaka-ano natin, yung kangkong. Unlimited to. Basta, lagyan ng solution yung kangkong natin ay sa napakatagal na proseso nito. With the herbs naman, no, ang na-test na namin dito na matagalan namin nagagamit is the spearmint. So, maganda yung outcome namin sa spearmint. So, ito yung mga na-produce na with the hydroponics sa technology. Ito yung sa ITB na ginawa. So, yung sweet basil. So, kayang mag-mass produce ng sweet basil. Ang maganda dito kasi hindi mo na siya pupuntahan araw-araw para diligan.
So, kasi pagka napabayaan mo yung ating halaman sa sobrang init na condition ng environment, so mataas yung ano niya, yung requirement niya ng water. Pag hindi mo siya nadiligan, may siya mamatay. Or sabihin na nating ano, ay yung mga dahon niya ay medyo na gigin na dry up. So hindi siya maganda para doon sa pagka ating gagamitin na. But then with the hydroponics technology, ang nangyayari nga, mas crunchy saka mas watery yung ano niya, yung mga dahon niya. So another is the coriander. So pwede po sa salad natin at sa ibang luto pa. And so the watercress, so yung ginagamit natin ito, may mga gumagamit ito sa salad. So, and other herbs ay pwede natin i-produce. So ito pa lang yung tatlo namin na test na sa amin mismo. Kasi hindi naman, ang primary intention ng project before is to develop the technology for vegetable production, for our backyard production. So we try pa rin naman na mag-ano ng mga other crops. At na aside from this, nakakapag-grow na nga sila ng watermelon saka ng yung isa pang melon dito sa technology. So in the sense, when you are adapted to medyo pwede nating i-advance yung technology, na pwede natin gawin ito into a massive production. So basically, yung una kong pinakita sa inyo is yung technology wherein nandun na lahat. Ibig sabihin eh, itatanim na lang natin yung halaman natin, hintay na lang natin siya mag-grow kasi hindi na niya kailangan na may natin siyang bantayan. But then, to maximize the potential, gumagawa tayo ng ibang technology para mas produce tayo. So, para ma-maximize nga yung nabanggit natin root aeration, so nagagamit tayo ng mga NFT setup, meron din tayong ibang setup pa na ginagawa, kagaya nung sa EBB and Clow, saka yung wick setup. So, pwede yan. So, ano bang nagiging advantage ng technology pag ginamit natin? So, one is rapid production. So, nabanggit ko na earlier na yung crops natin ay pwedeng mangyari. Kung are, 1 month yung crop natin, magiging na lang siya 25 days or 20 days. So, yung mga 3 months crop natin, magbigay ng fruit bago pa siya mag 3 months. So, mas maaga yung ating mga production cycle. With the herbs naman, ang maganda dito ay control environment kasi to. So with the mas mataas yung control natin sa production natin, ang ano natin ngayon is yung mas maganda ba yung ating mga dahon, mas crunchy siya, mas appealing yung itsura niya para sa atin. So kaya yung good quality yung kanyang mga product. At ang maganda pa dito, yung lesser input. So yung binabanggit kong lesser input ay once nakakapag-setup na tayo. But then kung magpapatayo pa tayo ng infra o kung anumang bagay, ay for a large production, ay medyo malaking input yun. But then basically, pagka mga small setup lang yung gagawin natin, lesser input yung ating gagamitin. And then yun nga, nabanggit dito, more production cycle. Or ibig sabihin, mas marami tayong pwedeng production na gawin within the year. So in general, ito yung aming term na using less to produce more. So common na ano namin to with the hydroponics technology. So ngayon naman, bakit kailangan natin mag-produce ng ating own herbs? Sabi nga, pwede naman yan dyan na lang sa lupa. Ano naman yun eh. Mag-grow naman yung kahit saan. Kasi commonly ang mga herbs natin ay, kung titignan natin ay sa lalo na mga ano yung herbs itself ay pwede mag-grow into different conditions. So ang ano natin, yung tanong natin dyan is for food safety and for food safety reasons. So alam ba natin, halimbawa, ang halaman itinanim natin sa lupa, alam ba natin kung anong nutrient ang inabsorb yan? So ang halaman is non-selective yan pag-absorb ng kung ano-anong mga elements. So mag-absorb yan kahit heavy metals yan, mag-absorb yan kahit maduming ano yan, maduming mga chemicals. And those chemicals would be affecting yung health ng kakain. So that's why, kaya nga ang ano natin ngayon sa lahat ng farming ano natin eh, meron na nga tayong sinasabi na pesticide-free farming. Kasi natatakot tayo na baka mamaya ay magkameron ng effect yung ating mga chemicals na ina-apply dun sa halaman, dun sa kakain na tao. So for safety reason, kaya gusto natin mag-produce tayo ng sarili nating herbs. And one good thing with the hydroponics technology, since tayo nga magdidikta ng ating ilinalagay doon na chemical,
So basically, ang inilalagay lang natin ay yung kailangan niya at essential sa growth and development niya. So wala tayong additives. So in the sense, yung kakainin natin is truly a safety na, safe na pagkain. So maximize natin antioxidant component. Ang antioxidant ay essential. Sabi nga na ano, 'di ba? Pagka tayo ay nagano yung mga natanda na, yung nakulubot na ang mukha natin. So sabi nila maganda daw yung antioxidant para daw kuminis pa yung ating mga mukha. Pero hindi ko lang alam kung totoo kasi hindi naman ako masyadong ano sa antioxidant na part. But then ang maganda sa antioxidant ay isa pa ay nakaka-prevent kasi ito ng cause ng cancer. So ang antioxidant kasi ay sila yung nalaban doon sa mga free radicals which is one of the major cause ng mga cancers ng tao. So maganda ngayon yung ating produce with the hydroponics technology once na ma-maximize natin yung makukuha natin antioxidant. At yun nga, mayroon tayong year-round cycle at continuous yung ating cycle. So ma-maintain natin fresh and abundant resources natin ng herbs natin na available not only kuwari sabihin na natin hindi lang para sa pagkain natin at kung gusto natin siyang i-ibig. So to present yung mga na-mention ko kanina, so may mga studies nang ginawa, particularly ito nga example nito yung sa peppermint. So basically ang ginawa nila dito ay nag-test sila ng production ng peppermint at saka sweet basil into different hydroponics method. Kaya nga dito yung cylinder, galley, saka continue, saka vertical. So lahat ng hydroponic setup ay nag-exceed ng production compared to cell culture may hanggang sabihin na natin more than 100 to 200%. So malaki talaga yung production na makukuha natin compared do sa ating soil production. Another is tignan natin yung free radical oxidation process na nire-repress niya. So ibig sabihin yung though ang crops natin ay sabihin na natin mataas ang antioxidant, may mga part yan na magpuproduce siya ng mga free radicals. But then, kung mababa pa natin yung free radicals niya habang minamaximize natin yung antioxidant niya, mas maganda ngayon yung ating kakain. So, another study naman to, ginawa nila. So, parehas lang ito na hydroponics yung ginawa nila setup at kinumpere nila sa soil. So, dito, nakita nila na yung antioxidant activities ng grow sa hydroponics kasama na yung mga enzymes saka yung mga active compounds ay mas mataas kumpara sa gin-grow natin sa ating lupa. So basically, mas makikinabang tayo sa mga kakainin natin na galing sa hydroponics. So basically, ang ginamit nila dito is another ano ng mint. So, yung kanina yung menta pipilita M, but then ito ay menta, but ito ay mint din ito. Mint is picata. So inalam nila yung mga biochemical compositions nito. So in general, kung titignan natin, talagang basically, since yung ipinoprovide natin sa halaman with the hydroponics technology is yung essential lang para sa growth and development niya and sa biological process niya. So maganda yung growth and development niya, plus mas maganda nga yung performance niya, added na mas magpataas yung mga antioxidant activities ng ating mga herbs. So as ano ay ano lang natin to banggitin natin to na yung food na pinipili natin at kakainin at ipapakain natin ay magbibigay ng difference kung ano yung mangyayari sa atin in the future. So sa health natin, sa ating ano, everything, kung ano yung ating kinakain would dictate kung ano yung mangyayari sa atin at kung ano yung magiging health status natin in the future. So before we end, we wish to play yung video ng kung paano kayo makapagsasagawa ng isang simple na setup. Total, usong-uso naman ngayon ang plantito at plantita, so nakiuso rin kami. So pinagawa namin kayo ng isang setup na I think ma-appreciate mo para makagawa kayo ng isang basic hydroponic setup para sa inyong mga herbs.
audio. Sir James, kaya po ba nating ulitin para magkaroon ng audio? Sige. Sige, sir. Wait. Salamat po. Sir, meron na. Wala pa rin po. Sir Jeff. Nawala yung nawala yung sound. Oo nga, si Sir Jeff. Sir, meron. Oo. Kaya mo i-voice over na lang yung ginagawa ni Sir. Try ko siyang i-play sa akin. Sige nga po. Wala pa rin. Wala yun. Wala pa rin. Wala pa rin, sir. Sir, wala. Sabayan mo na lang, sir. Kabisado mo naman yan. Phonic setup. Kailan, ha? First thing natin yung mag-share. So, yes. Sir, gana, sir? Anong wala pa? Sir, pati yung audio na share ba? Yung dito kasi ayaw eh. Hello, sir. Naghang na rin si sir. Hello, nawala pa natin internet ni sir. Mahina internet ni sir. Kaya siya makabalik. Paano lang po, mina po yung internet ni sir. Hintayin po natin siya makabalik. Hello? Sir Jess? Nawala ako kanina. Ako nga po, sir. Naputon. So, anyway. Apo. So, try kong i-voice over habang piniplay yung ano. Thank you, sir.
Ano sir, kami na lang mag-lay dito tapos para Sige, sige, okay lang. para yung bandwidth mo sir maano natin sa audio nyo. Sige, sige, okay Sir lang. James, pa-play na lang po ulit. Magandang araw sa ating ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng isang simple hydroponic setup for your herbs. Ating mga herbs. Narito ang mga gagamitin natin materyal. Magagamit tayo ng simple hydroponic setup. Una, gamit tayo ng plastic bag kung saan natin talagay ang ating yung ating hydroponic setup. E siguraduhin natin wala itong bukas. Gamit din tayo ng styro cover. Pre-made na po ito para magsilbing tayo yung ating hydroponics. So, gagamit din tayo ng tubs para dito natin nalagay yung halaman natin and fire dust para ang mangyari po dito ay magsilbing anchorage ng halaman natin. So sa pag-setup po natin, gagawa po tayo ng butas sa cover na ginawa. So mag-ingat po tayo na baka masaktan yung mga kasugat yung ating kamay. Then ilalagay na natin siya doon sa ating top. Susukatin na natin siya doon sa top ng pot na ginawa natin. At then susukatin natin yung cups na ilalagay natin. Afterwards, pagbubutas tayo ng ating styro box, ito yung magsisilbi ko saan lalabas yung ugat ng halaman natin habang nade-develop siya. Then, lalagay tayo ng konting pusot na magsiserve na anchorage ng halaman natin. Gamitin ang gawa tayo ng maliit na butas at doon natin ilalagay yung ating inugatan na natin na herbs. Afterwards, ilalagay na natin yung solution. Mabibiling hydroponics nutrient solution na may angkop na nutrients. Tapos itatakpan natin at ilalagay natin yung ating halaman. So siguraduhin natin para ma-check natin na natulo yung lower bottom ng ating lalagay ng halaman para ma-check yung halaman natin yun. So yan po, ang binapangit po niya ay ano po, may natutunan kayo sa simple naming pinakitang video. So, doon po sa mga naghahangad ng video, ay pwede po namin itong i-post up at Facebook in the long run. Ah, siguro not today, but then by tomorrow. So, share. So, para po sa ating mga pangwakas na pananalita, so, the technology first, dinevelop po talaga itong technology to, not only for urban production, but para makaproduce tayo ng safe and guaranteed food para sa ating mga buhay-buhay. So, at the end, sabi ko nga dito, be safe. So, kasi lalo na ngayong panahon ng pandemic, it's better na makaproduce sarili tayo ng pagkain natin sa ating bakuran kaysa tayo ay lumabas pa ng lumabas. Kasi nakakatakot ngayon ang sitwasyon ng ating kapaligiran. So, hindi natin alam kung sino ang may sakit, hindi rin natin alam kung paano tayo mahahawa. So, as part, be safe tayo, mag-produce tayo ng sarili nating pagkain. So, nabanggit ko dito, produce more. Ibig sabihin, pag more, bigyan nyo naman yung kapitbahay nyo. So, hindi naman ganun. What I'm saying is, mag-sharing tayo kasi yun yung essence ng panahon ngayon. Aside from us being safe, dapat matuto tayo mag-share ng mga meron tayo sa ating mga kasama. So, at in the end, ini-invite ko kayo lahat na mag-try mag-hydroponics. Hindi lang po ito for basic production, pwede na rin ito maging business. So, hopefully, yung aking konting may share na pananalita sa inyo or messages, seminar na ito ay nakapukaw ng inyong mga damdamin na
mag-try tayo ng hydroponics. So, ina-acknowledge namin, I would like to acknowledge yung Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. So, happy anniversary po sa inyo. So, yung aking yung aming office sa IPB Institute of Plant Breeding, College of Arts and Food Sciences, UPLB. So, Dr. Yureka Teresa Ocampo, saka si Sir Boy Primitivo Jose Santos. So, sila yung prime developer ng SNAP Hydroponics. So, sila yung nagsimula ng SNAP Hydroponics dito sa Pilipinas. So, yung SNAP Hydroponics team na kung saan ako'y kabilang, saka yung IPB SSLM team kasi sila yung nagtulong sa akin sa pag-assemble nitong presentation plus yung video kanina. So, maraming maraming salamat. Thank you. So ayan, so maraming salamat po Sir Jess sa pagbahagi po ng kaalaman ano po about sa hydroponics. Sir, dumako naman po tayo sa question and answer portion ng ating seminar. Ano po? So madami-daming katanungan po kayo ano, tanggap namin. So ibig sabihin talaga maraming interesado po sa topic na ito. Ano po? So unang tanong sir. So ito yung ano eh mahiwagang tanong sa hydroponics. Ano ba sir ang pinagkaiba nito kumpara doon sa conventional way natin ng pagtatanim ng halaman sa lupa? So pag sa bukid ba sir itinanim, ano ba pinagkaiba nito? Mas masustansya ba? Mga ganyan. Yung hydroponics po, syempre po medyo kontrolado natin yung nutrient na ibibigay natin doon sa halaman. So tendency po ng halaman natin, kahit naman po sa soil condition, pagka maganda po yung initial setup natin, ang mangyayari po ay mas successful yung production. But then since yung condition po with the hydroponics technology, pin-provide na po natin yung lahat ng essential na kailangan ng halaman natin. Plus, ang problem po natin sa soil ngayon ay marami po tayong soil-borne diseases na ina-encounter. So yun yung pinakamalaking constraint natin ngayon sa ating mga production. But then, kung sa nutrient naman ay mas medyo may advantage ang hydroponic kasi nga ay ang kaya niyang kun ang nakukuha niyang nutrient ay yung essential lang para sa proper growth and development niya. Wala tayong plus plus, wala tayong minus. So I think kung titingnan natin maigi, so basically eh, mas mataas pa rin yung nabanggit ko kanina yung mga antioxidant. So yung pinresent ko lang kanina is with the herbs, but then sa other crops ay talaga mataas pa rin yung antioxidant component ng produce with the hydroponic. So BL. So sa sasabihin na natin sa ano na basically mas mga ano talaga mas nutritious ng ano yung ating with the hydroponic. Sir Yot, so nabanggit niya na nga po sir ano yung pinagkagandahan sa paggamit ng hydroponics, so walang H. So ngayon sir yung ikalawang tanong, dahil nga sir solution siya no, solution based, so pagkakaintindi namin ano sa yung mga nakita, chemical based yung or inorganic yung maglaman ng solution na to. How safe ba sir yung napoproduce na pagkain sa sistema ng ito? Yun po nabanggit ko na nga kanina rin na yun nga since ang i-apply bibigay lang natin yung para sa growth, okay. Para growth and development niya. So hindi na natin po problemahin yung ano. Ang problema na lang pag ininom natin yung solution ay yun po ang problema. Pero in the essence po na hindi naman natin siya iinumin. I would ano na siya na yung isa na siya sa pinaka-safest na pagkain na pwede natin kainin. So yun sir. Maraming tanong eh sir, pero yung isa sa mga nangingibabaw na tanong sir, masasabi ba natin na organic yung produce natin sa system na ito? Magkaiba po kasi ang setup ng organic farming, but then kasi sabi ko nga na-mention na nga ni sir kanina na inorganic kami, but then literally kung nasa ano kami, ano ba talaga ano ba ang status ng hydroponics? So in organic farming kasi ay more ang gamit natin ay fertilizer. So ang fertilizer hindi natin alam po ano yung ano pa po ano pa yung kasama noon. Plus meron pa nga tayong tinatawag na in organic farming kasama pa rin yung pesticide farming. Then let's move on to sa organic farming. Ang organic farming gumagamit naman tayo ng mga organic fertilizer wherein galing siya sa mga carbon based na
mga sabihin na natin mga organism, galing siya doon. So, ang tendency niya ngayon is so wala yung kanyang nutrient from the source, yung source ay from a living source. But in the essence, yung ina-absorb na nutrient doon sa dalawang technology niyon, ayun yung ini-provide natin sa hydroponic. So basically, nandun kami sa pagitan ng inorganic sa ka-organic farming. Ang problema natin sa organic farming at saka inorganic farming ay since pareha silang soil control, ang soil ang ginagawa natin production, di ba nabanggit ko kanina na wala tayo, ang halaman kasi mag-absorb yan ng nutrient kung ano man yung nandyan sa paligid nyo. Kung aluminum man yan, kung mercury man yan, i-absorb yan ng halaman nyo na hindi, sabihin natin, walang limitation. So baka ina-expect natin ang halaman natin ay ang ina-absorb lang ay nitrogen, potassium, saka phosphorus, hindi totoo yon. Kung may heavy metal toxicity ang lupa natin, i-absorb yan ang halaman natin, both organic and inorganic farming. So kung akala natin, baka mamaya inisip natin yung pinagagalingan natin ng mga manures natin is always safe, hindi sa lahat ng pagkakataon ay safe yung mga manures na ini-apply natin. So basically, kaya hindi ko masabing organic kami, inorganic kami, but we are in between the two of them. Kasi yung downgraded version ng mga nutrients na yon, yun yung inilagay natin doon sa hydroponic setup. So basically, yung pinaka-simplified form ng nutrient na ina-absorb talaga ng halaman, yun lang ang binigay natin. So ngayon, ang magandang control, malibang gusto natin sabihin na natin ng totoo, lalasunin natin yung kapitbahay natin, ay ilagay natin ng mercury. So basically, kung wala tayong ilalagay na kakaiba doon sa ating solution, ay I don't think na medyo mas ano siya, mas may edge sa kanya ang organic sa kanya ang organic part. Sir, sa production gamit yung system nga ng hydroponics, ano? Sir, meron na bang case na yung nagkakaroon ng disease sa ugat? Kasi nga, So sa ngayon ay ano aside from nga pero mas talamak pa rin ang soilborne, meron tayong tinatawag na waterborne diseases. Isa nga dito yung pichum na nagkukos ng rutrat. So yan naman ay common sa mga location na sabihin na natin sa mga highland areas. So na doon sa previous work ko sa aeroponics ng potato, yun yung pinakamalaki kong problema kasi ang water source namin doon sa upper land at sa highlands ay medyo contaminated ng pichum. So, but then in the lower areas na rin, kaya ang maganda naman kasi sa technology ay pwede kayong gumamit ng chlorinated water. Sabi ko nga kanina, di ba? Pinaka-safe na yung chlorinated water natin kung tutuusin pagka dadating natin sa pandilig sa halaman. Ngayon, kung gusto nyo mas safe, mag-distilled water kayo, pwede rin. Pero wag naman sana. Pwede rin yung chlorinated water. Ang gagawin lang natin sa chlorinated water, i-stand lang natin siya hanggang lumabas yung ng mga chlorines niya. So, pinakamataas na problema, pwede natin maging problema na lang sa chlorinated water ay pagka na ano siya ng mga heavy metals na, na toxic na na-incorporate sa tubig. But then, yung mga microorganism ay medyo kaya natin controlling with the chlorinated water. Ayun, sir. Nabanggit niya yung chlorinated water. So, nag-aquarium kasi ako eh. Meron sa market yung mga water conditioner na tinatawag para magtanggal nga ng extra chlorine. But then, ang advantage kasi ng sa aquarium natin ay open air siya. So, in the long run ay mag-ano pa rin siya. Mag-dissipate yung chlorine doon. But then, kung itatag natin siya doon sa closed system, ay nandun pa rin yung fumes ng chlorine. So, yan? Babalik pa lang yun. So, yun yung pinakaiba ng aquarium natin. Marami rin ako aquarium. So, yung ano niya talaga. So, basically, hindi ganun. Iba yung work nung pang-dechlorine natin ng aquarium. Kasi ang isla naman ay may tendency mag-anumin nila. Hindi niya kailangan yung instant na dechlorination. At yun, kung yun ang gagamitin mo dun sa tubig na pag-dechlorine, eh, iwanan mo na lang siya bukas. Mag-dechlorine na yun ng siguro 24 hours. Sisingaw yun, eh, no, sir? Sir, ayun. So, given na naibibigay natin ng tama yung mga nutrients, yung macro and micro na sa halaman, siyempre, sir, maganda ang tubo niyan. So, paboritong paborito yan ng mga insekto. So, sir,
ano kay paano ang treatment natin sa ganun sa pesticide, chemical based pesticide din ba o yung actually normal treatment pagka ganyan may mga wag lang ano ha, wag lang sabihin natin yung talagang large scale na infestation. So yung iba ang ginagawa lang ay tinitiris lang nila yung insekto doon or kaya nag-a-apply sila ng mga biocontrol. But pagka malaki talaga ang infestation, yun ang minsan common tanong ko rin sa organic farming ko, totoo bang hindi sila nag-a-apply? Pag malaki infestation kasi, eh, gagamit ka ng mga high-grade na chemical pesticide talaga. So, dun sa part na yun, isa, depende kasi yun dun sa management. Ngayon, ang isa pang advantage kasi ng technology, since pwede ka mag-create ng setup na control system, makokontrol mo yung infestation and disease within dun sa area. So, kung magsiset-up ka ng mga greenhouses, sabi ko nga ay, ano siya, maliban doon sa lesser input, mas mahal na, mas siyempre, mahal magpa-set-up ng greenhouses, but then, may mga low-grade greenhouses na naman ngayon na effective na naman. So, pwede natin gamitin. So, basically, hindi ko masasabi na yung management wise, pwede ba tayong mag-iba with ako mag-practice? So, basically, kasi yung practice yun. Within all groups yan, pagka-implementation. Baka pwede rin, sir, i-apply natin yung sa konsepto ng organic, yung nagtatanim tayo ng mga biocontroling plants na parang instead na halaman mo, may alay ka, doon siya pupunta. Ano, sir? So, biocontrol tayo sa kaya. Pagka yun na papractice natin, kahit saan ano, hindi mo na kailangan yung strong pesos. Sir, so ayun, ano? So madami pang tanong, kwentuhan lang tayo, sir. So, parang nagkakape lang. So, yung kagaya nung nagte-tech run tayo kanina, sir, para maano rin ma-share din natin sa iyo. Pwede ba, sir, dito yung kagaya niya, root crops, bulbs? Kasi na itanim gamit ang hydroponic system, sir. Actually, maraming na-bigay ko sa inyo yung preview ng lahat ng setup, yung mga, yung anim na pinakasikat na setup ng hydroponics. So, yung mga hydroponics na to, meron itong kanya-kanyang advantages at disadvantages. Halimbawa, para sa root crops development natin, though hindi pa talaga siya 100% practices, the aeroponics technology ang magmamaximize ang potential ng root crops natin. Kasi ang root crops natin kasi is more likely ang ano niya ay kung gaano kalaki yung space niya sa baba, kung gaano kaluwag, gaano kalaki rin yung potential production niya. So, it was tested with potato sa ibang bansa. Sa atin naman, ang nagawa pa lang namin noon ay pananim. So, basically, mas malaki yung production niya. Ngayon, wari, gusto rin naman natin mag-iba tayo sa setup eh, kasi hindi ko kaya ang aeroponics. Kasi ang aeroponics ay takaw power. So, isa pa rin setup dyan yung wick. Ah, yung ano, yung wick. Pwede tayo mag-wick na production dyan. So, magkakapat tayo, then i-absorb lang niya yung nutrient mula dun sa setup natin yung ligyan. Ang isa pa rin pwede natin gamitin para sa root crops doon ay yung tawag dito, wick, saka yung ano, yung EVBN flow, pwede rin yun. So, hindi siya totally kasi nakasubmerge dun sa ano natin. Ang problem kasi dun sa mga crops na root crops na nakasubmerge ay syempre may tendency ang mabulok pagka yun ay laging nakasubmerge. Ngayon, regarding naman sa mga ano natin, sa mga green leafies natin o kaya other vegetable, pwede lahat ng setup doon. So, walang limitation, depende sa budget nyo. At saka, kung gusto natin i-take advantage ngayon, sabi ko nga yung higher aeration, so pipiliin natin mga setup na hindi siya talaga siya lagi nakababalas. So, but then other setup na yung nagmamodify na rin, yung ginagawa natin, ini-irate natin mismo yung ating production. So basically, yung water culture na yung pinaka-common na ginagawa natin ngayon sa Pilipinas, saka yung NFT set. Ayun nga, sir. So, designed nga siya sa mga yung limited ang space. Pasok tayo, sir, sa kung nasa condo, sir, ang setup, tawag po dito, pwede kaya yung mga materials na, syempre, para makatipid ka din, di ba? Mm-hmm. Gamitin, yung nasa ano lang, soda bottles, pwede din. Pwede yan. Walang limit. Wala tayong limitation sa lalagyan. Ang idea lang ng lalagyan po natin ay kailangan po siya ay yung hindi napapastro agad yung liwanag sa kanya.
Pero yung iba, ang ginagawa na lang, nagagawa ng remedies, binabalutan na lang yung ating mga plastic bottle. May iba nga, kinakat lang yung binabaliktad lang. So, pwede rin yun. So, sa mga other areas natin, basta pwede kayo mag-produce, ang ano lang natin is kailangan nyo mag-maximize yung sunlight. So, ngayon, kung mag-expect kayo ng mas maraming production, ay ilagay nyo sa lugar na may sunlight. Pero for our herbs and spices, normally yan hindi naman yung kailangan ng masyadong mataas sa sunlight. Basta yun, may mga times na naarawan ay okay lang siya. Kasi hindi naman natin siya kailangan in large amount. So basically, okay siya siguro within the internal ng ating mga condo units. Pero huwag lang natin siya pamimihasahin na laging madilim ang condo units natin. Kasi ang tendency ng mga halaman ay maghanap talaga sila ng source of light. So rather than mag-produce sila ng mga essential part kagaya ng leaves na mas magaganda, ang tendency niya ay mag-produce siya ng stem pag isisig out sa sunlight natin. So may mga tendency na payat yung mga stem natin. But then kung okay pa yung ano natin, katibihin natin yung dahon niya sa okay pa naman ganito karami, okay pa rin naman yun. So basically yung flexibility ng technology na pwede mo naman siya within. Saka ano, ngayon, kung gusto mo maganda within, dagdagan natin ng lighting sa content. May mga grow lights na tayong available ngayon sa market. Sir, yun yung speaking ng setup. Sa ano ninyo, sa tansya ninyo, sir, kunwari, balak ko mga 20 pots to 30 pots. Mga magkano kaya, sir, ang magagastos ko sa ganung setup? Yung maliit lang, yung basic na setup lang, sir, para makapagsimula lang po. Mga 20 cups sa... Siguro, kasi ang isang setup ng hydroponics namin na yung basic setup ay approximately gagastos ka na siguro doon ng mga 200 lang or lesser. Depende sa availability ng ano. Ang nagpapamahal kasi doon yung solution ng konti. Natin, tanggalin natin yung solution. Kano yung styrofoam na isa. Magagastos sa'yo siguro tayo ng mga 20 pesos. Plastic na 5 pesos, 25 na. Anin na zero box. Siguro, piso ang isa. So, approximately, wala pa tayong 100 pesos sa isang setup pa lang. So, kung mga 20 setup tayo, pagpalagay natin para mas maganda, gawin na natin 24. So, mga approximately 400 plus 200 na tuloy. Pagpalagay natin yung solution kasi hindi mo naman siya mabibili ng katika-konte. Pero may nagbida na ngayon sa market. Siguro sa ano, pwede tayo mga yung setup na forces na ito ulit. Ang mura lang pala, sir, ano? Mas mahal pa yung ginastos ko pagbili ng loam soil ko dun sa tanin. Medyo, yun yan, naging ano ngayon eh. Actually, yung kahit bibili ka ng ako, baka bibili ko lang din ng ano, gawin dito sa akin guys. Yung isang truck ng lupa. Hanggang yun, sir, required ba na may bubungan o cover yung setup ng hydroponics? Kasi tendency, sir, di ba pag umulan, malalagmahaluan ng tubig. So, pwedeng tumaas, sir, yung pH level, pwedeng bumaba. Depende sa ano po ng... Ano hanggat maaari po talaga ay, syempre po, kailangan natin ng rain shelter para sa ating hydroponic setup. But then yung iba po, may ginagawa silang modification. So ang ginagawa nila, tinatakloban lang nila yung mismong container plus yung medyo yung part po na malapit dun sa stem area para po hindi naman siya, sabihin na natin, hindi naman siya directly tamaan ng ulan. So by that means, pwede natin siyang i-maintain sa labas ng area natin. So walang problema doon. Basta ang ano natin ay protect natin yung solution. But then, kung hindi talaga natin kaya yung protectahan during that time, ang gawin na lang po natin ay siguro, provided po naman na yung ating ano, ipalta na lang po natin yung solution pagka nababad siya ng husan. Kasi hindi naman po basta-basta mag-aamin ng halaman natin nung pagkawala ng solution niya, gawa niya. So, yun po yung mga pamamaraan na pwede. Ngayon po, kung gusto natin i-ano, itikit lang po natin siya sa bahay natin, pwede naman po siya maampunan. Yung sinasabi namin ulan po ay malakas na ulan. Pero kung may ambon lang po yan, baliwala na po yan dito sa ating solution ko. Okay lang po. So medyo tricky din, sir. So, follow up ko doon. So,
required ba na magkaroon na ano ba yung ginagamit nating meter para pH sa altimeter. So ang pH sa altimeter naman is mas practical siyang gamitin pagka large scale production ng plano niyo kasi hindi kayo kasi kayang mag-ano nung ano eh yung basta-basta yung shifting yung para i-test mo yung shifting ng isang nutrient eh mas maliliit na container yung ginagamit natin lalo mas konti sa rotating system. So once na yung pH at EC niya ay nagbago, automatic yun, pinapalitan na natin yung solution natin. Ngayon, paano pagka basic lang, sa bahay lang ako, wala naman ako, hindi ko naman kailangan ano. Not necessarily pong kailangan natin yung mga pH sa EC natin. Lalo na po with yung develop mga solutions natin na pang broad spectrum po, na once na tripla mo, hindi na masyado nagbabago-bago yung mga pH sa EC. Ang ano na lang po doon, pagkatapos ng ating plant cycle ay yun lang po yung time na kailangan naman kung siyang totally 5,000 samples na yung ating nutrient solution. But then, habang nasa growing cycle tayo, it's either mag-add lang tayo ng solution or kung ano na yung mailagay natin doon, yun na po yun. So, lesser maintenance po. So, yun, nabanggit nyo nga, sir, na pwedeng gumalaw yung pH natin. Meron ba tayo, sir, mga pwedeng gamitin na pang pH up, pH down, na iahalo sa solution? Yes po, ang marami po tayong technique na pwedeng gawin dyan. So pagpalagay na po natin ang pH natin ay masyado mababa. Pero hindi naman po extreme yung baba. Pwede po tayong magdagdag ng tubig doon. So yung tubig naman po natin napalo siya ng pH 7 minsan at mayroon pang instances na pumapalo siya ng pH na 8. So pagka ganun po yung pH natin, mapapataas po natin yung ating pH ng solution natin. Ngayon po, ang isang methodology na ginagawa niyan, hopefully na alala ko pa siya ng tama, ay pwede natin dagdagan, sa SNA po to, ay pwede natin dagdagan ng, I think, SNAP 8, pagka mababa ang ating, tawag ito, ang pH, at SNAP B pagka mataas ang pH. So, yan yung mga remedies na pwede natin gawin. So, ang isa pa po ay pwede tayong gumamit ng mga compounds kagaya ng nitric acid saka sodium bicarbonate. So, yan po yung mga pwede natin gamitin. Huwag po tayong gagamit ng sodium chloride. So, doon sodium chloride po minsan yung nagagamit. But then, since chlorine nga po yan, hindi po siya yung advisable. Pwede tayong gumamit ng sodium hydroxide o sodium bicarbonate. So, ang sodium hydroxide po at saka sodium bicarbonate ay pampataas po ng pH. Ang nitric acid po ay pampababa ng pH po. So yun po yung mga pwede natin gamitin. O pwede rin tayong gumamit ng phosphoric acid. Pwede rin po yun. Huwag po tayong gagamit ng hydrochloric acid kasi may chlorine din po yun. Market po may nabibili na tayong pH up, pH down. So sa trial na lang po natin siya gagamitin. But then be careful sa paggamit po ng mga chemicals na to. Kasi una po ay ito po ay mga corrosive chemicals. And ang isa pa nga po ay medyo ang nagtataka ako sa packaging ng lahat ng bagay ngayon ay parang enticing sa bata. So may tendency po talaga ang mga bata na akala nila kagaya ng ating mga containers sa hydroponics, iinumin yan, ilalagay natin ng pH up at saka pH down, parang ano ba yun yung lalagay ng ano nung parang yung hinihigop na sa sili. So medyo appealing sa mga bata yung mga container natin. So as of now naman, wala pa ako nababalitaan na uminom. Pero dating kayo sa minabalitaan po kayo, paki-message po ako at paki-padala sa aming video para magamit ko sa next na presentation. Sige siya. So yun. In every cycle, sir, syempre, mag-harvest ka patapos yung cycle. Sir, anong may advice? Kunwari, may natirang solution. Pwede ko pa ba itong gamitin para susunod na cycle? Or safe ba ito ipandilig sa halaman na nakatanim sa lupa? Mga ganun siya. Yung iba ay halimbawa kung production based ka, or production based ka na sabi natin vegetable production sa tabi. Actually, pwede mo siyang gamitin ulit para doon sa herbs mo dito naman sa kabila. Kahit kasi maliliit lang yung ano mo eh. Pwede mo siyang i-recycle. Ngayon, pagka gusto mo naman ay perfect yung condition, eh syempre papalitan mo every now and then. Ngayon ay, paano ngayon yung sobra?
pwedeng-pwede nyo po siya idilig sa orchids nyo sa halaman nyo, magbe-benefits po yung mga halaman nyo nakatanim sa lupa. So wala po tayong waste, pwede po siyang ano, at hindi po siya harmful para doon sa mga halaman nyo. So yun, sir. So dumako na tayo sa huling katanungan na sa ito. Madaming nagtatanong, even ako pag yung pre-pandemic, yung mga walk-in na nagpupunta sa office. Ito yung madalas itanong, sir. Kaya ko bang gumawa ng hydroponic solution? O kung gagawa man ako, sulit ba na gumawa ako kesa compare sa bibili ako ng readily mixed na solution, sir? Ang maganda sa readily mix ay hindi ka na magta-trial and error. Okay na yun. Di, syempre, wala ka nang gagastusin, kundi yung expense na lang ng gaso. Pero kung sasabihin kong hindi nyo kaya, and anyone, kaya nyo. Basta may idea kayo ng Hoagland solution, kaya nyo gumawa ng isang nutrient solution. Ang difference lang ay saan kayo kukuha ng chemical, yun ang isang tanong. Tandaan po natin na yung mga chemicals na hindi basta-basta na po procure. May ibang nagde-develop ng organic based na chemical para sa organic based ng mga hydroponics. But then ita trial and error pa nila yon. So hindi yun po isang ano ay effective agad. So once na naka-develop naman po kayo, ay sasabihin ko naman po sulit naman in your part. But then yung cost ng development ay napakalaki, since kagaya nga nito na project, ilang taon to? 3 years, how many trials pa ang pinagdaanan nito bago ito napalabas? I think 10 years project ito bago na completely na-release yung hydroponic setup. So previously, yung mga hydroponics na galing sa ibang bansa na ginagamit ito sa atin, hindi nag-work. So malaking cost. So ito yung mga mangyayari na talagang magkakameron ka ng investment para lang mag-work out yung isa mong paggawa ng solution. So kung kaya, pero kung magastos ang mag-experiment. Pero pagka na-hit mo ng one try, pagpalagay natin hit mo ng one try, ay masasabi ko naman napakasulit mo. Sorry sir Robert, time, hindi pa pala yun yung last question. Sige lang. Last three, sir. Mayroong pumasok bigla sa ano ko, sir. May mga misconceptions kasi, sir. Yung PJ, yung mga concoctions na ginagawa, sir. Siyempre, alam ko naman yung sagot. Pero para lang sa ano po nung... Kasi mga pinagtatanong, sir. Pwede ba itong ipamalit sa solution natin sa hydroponics? Yung galit sa ibang bansa o yung... Sir, mga FPJ, fermented flat juices, yung mga... Actually, pwede ka na, sabi ko ka kanina, pwede ka magawa ng sarili mong solution gamit yung mga organic-based na mga extracts. Ang ano lang dyan ay kung gaano karami at kung gaano, ano... Kumari, sabihin na natin, pwede yun nga muna umpisaan mo at kung anong kulang, yun doon mo ilagay yung nutrient na, no? Pwede ganun yung mangyari. But then, tandaan po natin, ang mga extract po natin, ay varying po ang condition niyan. So hindi po laging kuwari nag-extract tayo ng pare mula sa 10 halaman na ganito, 10 ml na nakuha ko, yung composition po niya is not exactly. Kaya yun din yung problem natin actually with aquaponics technology. Although popular talaga aquaponics technology, ang problem is meron tayo ng variability tapos yung additive ng ibinibigay natin dun sa ating mga solution. So kung yung galing lang doon sa isla yung ibibigay natin, actually, ang prototype na aquaponics technology ay pinapakain natin yung isda ng something or kaya ng mga feeds na magpuprovide naman ng nutrients in the later part doon sa ating mga growing plant. So, yun yung pinaka-origin, yun yung talagang prototype na practice ng aquaponics. So bukas po, no, yung mga tagapakinig natin, itutuloy natin, aquaponics naman po. Aquaponics naman po bukas. So, sir, ito, last. Kasi meron ako nung snap solution. So, so pero hindi ko nga siya nagagamit. So, napansin ko, sir, nag-crystallize yung... Crystallize. So, meron bang expiration, sir, itong solution na ito? Actually, sabi nga nila sa amin, wala daw expiration. Parang lasong to, eh. Pag natagal, makapang. Pero anyway, wala pa kaming ano na expiration. But then, ang... problem kasi ng setup ay pagka ito yung naarawan o nasa open light ay medyo ano to, magkaano to, in the long run magkikreate ng precipitate. Isa pang factor na nagkikreate ito ng precipitate ay pagka nasa medyo mainit siyang lugar.
So, totoo naman yung sinabi nila na kailangan sakit talaga ilagay ito. Pero hindi okay na doon sa room temp. Pero yun nga, hangga't nag-increase ang temperature at nagkakaroon ng exposure ng light, magbabago-bago yung ano niya. Nagre-react yung ating component. Yung iba nag-focus ng precipitation, yung iba naman nag-iiba yung kulay mismo. So yung ang ano rin doon po, efficacy ang pinag-uusapan natin naman, ay once na create ng precipitate, nagbago na yung itsura, medyo may epekto na yun sa, 100, sa effectiveness ng ating solution. True naman ito sa lahat ng solution, hindi lang sa SNAP, but then in every solution. So, ayun sir, ano? Napaka-informative nung naging discussion natin ngayong araw. So sir, sobrang overtime na tayo, so malaki na yung talent fee mo sa amin. Pero utang yun, sir. So, yun po sir, maraming salamat po sa knowledge na ibinahagi nyo sa amin ngayong araw. So, papasalamat po kami in behalf po ng Bureau. So, sir, tanggapin nyo po, sir, itong certificate na pinrepair po namin. So, sir, ano sir, gusto mo? Ipadadala namin LBC o pakakapihin mo kami dyan, i-deliver namin sa'yo? Naka-lockdown kami ngayon. Pwede ka pumunta sa amin, pero naka-lockdown kami ngayon. Nasa bahay ako actually ngayon at gawa na medyo may complication. Kaya mo sir, basahin ko po yung citation sir. Ano ba? So the Bureau of Agricultural Research presents this certificate of appreciation to Sir Jesse Descalzota for his invaluable knowledge and skills shared during the online seminar titled Soilless Herb Garden for Your Kitchen. So, in celebration of DayBar's 34th anniversary, held on 26 August 2021 via DayBar's official Facebook page. So, given this 26th day of August, so signed by our director, Dr. Vivencio Armamaril. So, maraming salamat. So, thank you po. So, para po sa mga taga-pakinig po natin, so, una, paumanhin po dun sa pagkaputol ng ating stream kanina. So, huwag po kayong maglala. Uploaded po ito sa ating official YouTube channel. Opo? So, hanapin nyo lang po sa YouTube, DayBar Official. So, dun po, makikita nyo po yung mga recordings ng past seminars natin. Even po yung recording ni Sir nung sa mga trainings po namin na kasama po siya before. So, no, Sir. So, batikan na po itong si Sir. Eh. So, para po sa announcement, so pwede nyo pong i-like yung aming official Facebook page. So ganun din po, hanapin nyo, DayBar Official or yung pangalan po ng Bureau. So Bureau of Agricultural Research para po sa mga announcements and activities kagaya po nito. So para updated po tayo. So para sa mga katanungan po, so kung may certificate of attendance po ang seminar na ito, yes, magpo-provide po kami. So, kailangan nyo lang pong sagutan yung feedback form na ipinrovide po namin sa link and ipopost din po natin ito sa page or nakapost na po ito sa page. So, just make sure po na tama yung una, yung email address po na ilalagay nyo. Marami pong nagbabounce, so hindi po nila nare-receive yung certificate. And then, sir, aanuhin na kita. Sir, pwede bang i-share yung presentation ninyo? Okay lang. Wala naman problema. Okay. So kasama po sa i-email po namin sa inyo sa yung mga presentations na ginamit po sa seminars natin. So napaka-importante po na tama yung email address na ilalagay natin doon sa form and then even po yung pangalan. So ayun po, bukas ituloy po natin ang discussion po natin. So about aquaponics naman po yung topic natin bukas. So saktong-sakto, continuation ng topic ni Sir. So muli po mula sa pamunuan ng Bureau of Agricultural Research. So maraming salamat po sa mga inyo po sa umattend ng seminar na ito. So maraming salamat and magandang tanghali po. Sir Jess, thank you po ha. So ulitin po sir. Magandang tanghali din po sa lahat. Overtime tayo sir. Thank you po sir. Thank you sir. Sir James, okay na po. Okay.